Chapter 8. Nang mga sandaling iyon, ay patuloy pa rin sa paghikbi si Jade habang nakasubsob ang mukha sa unan. Maliligayahan sana siya kung alam niyang inangkin siya ni Brandon dahil mahal siya nito. Ngunit hindi. Batid niyang masama ang loob nito sa ex-girlfriend o sa kung sino mang babae nito, kaya siya napagbalingan. At dahil naman bumigay siya, kaya nagtagumpay ito. Basta na lamang siya nitong iniwan. Porke alam nitong wala na siyang maipagmamalaki rito. Ha! Yun ang akala mong mokong ka. Naniningkit ang mga matang wika niya at pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Ipapakita ko sa iyo na hindi ako apektado. Hindi ako magmumukhang maamong tupa sa harapan mo kahit nakuha mo pa ang gusto mo. In any way, you'll pay for this. Tumunog ang cellphone niya pag-uwan. Dali-dali niya itong dinukot sa purse. Jade, what happened? Tanong ni Wilma sa kabilang linya. Bakit basta ka nalang umalis? I just lost my virginity, Wilma. Tila batang sumbong niya sa kaibigan. You what? Nabingis siya sa lakas naman ng boses nito. I gave it. To whom? To Brandon. Oh my God. What am I going to do now? Kailangan pakasalan ka niya. Sabi nito. May iba siyang mahal. Saad niya at muling napahikbi. Who knows? Baka ang babaeng iyon ang nasa isip niya habang kami ay lumakas pang lalo ang kanyang paghikbi. At hindi ako magpapakasal sa isang hamak na bodyguard. Oh, best friend, how can I be of help to you? Nasa tono nito ang pagkahabag. Maya-maya ay biglang natuwa. Oh, at least, may experience ka na. How does it feel anyway? Inis na pinindot naman niya ang end button ng cellphone. Hindi na niya muling sinagot ang mga tawag ni Wilma pagkatapos niyon. Kinabukasan, sa harap ng almusal, ay kapansin-pansin na pamumugto ng mga mata ni Isabel. Maliban doon, ay may mga pasa rin ito sa mukha. Nakatungo ito habang kumakain upang kahit papaano ay maikubli ang mga iyon. Auntie? Maya-maya hindi nakatiis na bati ni Jade. Sa wakas ay nagangat ito ng mukha, ngunit hindi naman ito makatingin ng diretso sa kanya. Napano ho ba ang mga pasa niyo? Tanong ng dalaga. Nadapa kasi ako at nasubsob sa sahig, iha? Mahinang sagot ng babae. Pero hindi siya kumbinsido. Matatalim na tingin ng ipinukol niya kay Renato na noon ay tahimik lamang habang nakaupo sa kabiser at kumakain. San ba kasi kayo pumunta kahapon? Usisa naman ni Queenie sa ina. Gabi na kayong nakauwi ah. Sabad naman ni Vernon. Hindi ba't sinabi ko na sa inyong dinalaw ko ang aking kuya? Sagot ni Isabel at pagkuway na sa lubong nito ang matatalim na tingin ng asawa. Sasamahan na kita sa susunod, saad ng lalaki. At hindi na lang kumibo si Isabel. Anong balita, Brandon? Tinig iyon ni Oscar na tumawag sa cellphone niya ng umagang yon. Nasa kwarto siya at naghahanda sa pagligo. Hindi na siya sumalo sa almusal dahil hindi naman siya pinatawag ni Jade katulad ng nagdaang araw sa merienda. Katatapos lamang niyang dinisin ang kotse ng dalaga. Ang ipinaaayos sa dating kotse nito ay ipinakuha na nito sa driver ni Don Uwal. Pinaghahandaan din niyang mabuti ang mga sasabihin kapag nagkaharap sila nito mamaya. Hihingi siya ng tawad at kung mabibiyayaan ang lakas ng loob, ay sasabihin na niya na mahal niya ito at handang pakasalan. Wala pa akong malinaw na impormasyong maibibigay sa inyo, Ninong. Sagot ni Brandon.
Nakaipit sa tenga ang cellphone habang inihahanda ang mga isusuot sa ibabaw ng kama. Hindi ko pa rin makita kung sino ang likas na masamang tao sa loob ng pamamahay na ito. Ang tanging alam ko ay talagang pinag-iinitan si Jade ng akili at mga pinsan. Ang tungkol sa mga kidnappers, nasabi niya na rito ang nangyari kahapon ng umaga sa Memorial Park. Wala pang report mula sa mga pulis. Hindi naman kasi nahuli ang mga to. Kumusta ang baril? Kahapon ay pinaubayan niya na rito ang baril na naiwan ng isang kidnapper. Illegal firearm? Sagot naman ang kausap. Walang record sa NBI ng fingerprints na na-trace namin dito. At napabuntong hininga siya ng malalim. Matinik ang kalaban. Kaya talasan mo ang mga mata mo at pakiramdaman mo, iho. Baka nasa paligid mo lang ang mga kriminal. Hindi na nagtagal ang pag-uusap na yon. Nag-iisip na nahiga siya sa kama. Gusto niyang mag-focus sa trabaho? Ngunit pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Jade, ay parang hindi na niya magagawang mag-concentrate dito. Apektado siya ng husto. Sunod-sunod na ang mga katok sa pinto, ang pagkaraay narinig niya. Sa lakas ng pagkatok, ay halos mag-iba iyon. Binuksan na niya kagad ang pinto upang hindi na lalong mainip ang kumakatok. May kislap sa mga matang napangiti siya nang mapagbuksan si Jade. Gusto na niyang sabihin dito ang kanyang nararamdaman. Subalit, bakit tila hindi man lang ito naapektuhan? Parang walang nangyari. Tama siya. Galit ito sa kanya dahil nakataas noo ito at nakapamewang. Ang mga mata ay nang uusig. Ayusin mo na ang mga gamit mo. Narinig niyang wika ng dalaga. Bakit? Tanong niya na biglang nawala sa isip ang naisip pagtapat dito. Dahil lilipat ka sa driver's quarter. Napaawang ang mga labi ni Brandon sa narinig. At magbihis ka dahil marami tayong pupuntahan. Pagkasabi ay tumalikod na ito na hindi man lamang siya hinintay na makapagsalita. Nang lumong hinabol na lamang niya to ng tingin. Hindi niya lubos maisip kung bakit hindi man lamang ito naapektuhan sa nangyari. Gayong siya ang kauna-unahang lalaking nakaniig nito. Marahil ay mahal pang hanito si Tudor. Samantala, wala silang kibuan habang lula ng sasakyan. Dinaanan muna nila si Attorney Infante sa bahay nito. Susunod na lamang daw ito sa opisina ng kumpanya. Ang gusto kasi ni Jade ay kasama niya ang abogado sa board meeting. Gusto niya ito ang gawing advisor dahil liban sa pagiging abogado ay may alam din ito tungkol sa paghawak ng negosyo. Sa tinagal-tagal ba namang paninilbihan nito sa kanyang abuelo. Dumiretso sila sa kumpanya pagkatapos niyon. Hindi nagtagal ay naganap ang board meeting at ang pagtanggap niya sa bagong responsibilidad bilang chairman of the board of directors. Ang presidente ay ang dating tauhang pinagkakatiwalaan ng kanyang lolo. Pagkatapos niyon ay kinumusta ni ang lagay ng investigation tungkol sa attempted kidnapping sa kanya. Pero wala pa rin development sa report. Pinilit niyang magpakaabala sa opisina nang buong araw na yon kahit nasa isang bahagi ng kanyang isip ay si Brandon. Iniwan niya ito sa sasakyan sa basement parking. Hihintay na lamang siya nito roon. Ayon dito, bahala siya sa buhay niya. Kahit deep inside, ay inaalala pa rin naman niya ito. Dahil hindi pa siya sanay sa bagong trabaho, ay napagod ka agad ang dalaga. Kinahapunan, ay nagyaya ka agad siyang umuwi. Tahimik pa rin siya habang lula ng sasakyan. Uuwi na ho ba tayo, ma'am? Tanong ni Brandon nang lumabas na sa car park ang sasakyan. Wala na akong ibang pupuntahan. Formal namang sagot ni Jade. Humugot ito ng malalim na hininga
bago muling nagsalita. Can I invite you to dinner? Napatingin si Rito sa rearview mirror. Parang binabayo ang dibdib niya sa lakas ng pagtibok niyon. Nang makita itong nakatingin sa kanya, ay saka siya bumawi ng tingin. Wala ako sa mood, naisagot ng dalaga. At nagring ang cellphone niya pagkaraan. Nang sagutin niya iyon, ay nasurpresa siya sa tumawag. Theodore? Kumunot ang noo ni Brandon pagkarinig sa pangalang sinambit niya. Umaskad ang mukha nito. Minabuti naman niyang kausapin ng kausapin si Theodore upang makaiwas lamang sa iba pang sasabihin ni Brandon. Kung hindi lang tinawag ni Vivienne ang kasintahan, ay baka hindi natapos ang pag-uusap nila. Friendly conversation lang naman yun. Nagdadalamhati si Theodore sa kalagayan ni Vivienne at naghahanap ito ng makakausap. She was a very good comforter after all. Ipinakita rin niya kay Brandon na nasisihan siya habang kausap si Theodore. Iyon ay upang pagaanin na rin ang bigat ng sariling kalooban dahil sa kasalukuyang nadarama niya para dito. He has a girlfriend? Pagkaraan ay hindi nakatiis na wika ni Brandon. Biyernes Santo ang ekspresyon ng mukha ng binata. Alam ba ng girlfriend niya na may tinatawagan siyang ibang babae? Mind your own business. Paingos namang sagot ni Jade. Kung gawin kang mistress ng lalaking yun, okay lang ba sa'yo? At lalo pang kumunot ang noon nito. Well, sa bagay, it always be easier for you to offer yourself to any man. At nagdilim ang paningin niya sa narinig. Isang malakas na suntok ang ipinadapo niya sa pisngi ni Brandon na halos ikabalandra nito sa car window. Nawala sa pagmamaneho ang atensyon nito dahil sa pagkabigla, ngunit mabilis din itong nakabawi. How dare you? Mangiyak-ngiyak niyang sigaw. Lalo lamang pinasama ng sinabi nito ang kanyang loob. Sapo naman ng isang kamay ang pisnging nasuntok na hindi ito kumipo. Hindi na nito pinatulan ang pagtatalak ni Jade sa backseat. Nanumbalik na sana ang katahimikan pagkaraan ng ilan sandali nang bigla namang may humarang na owner type jeep sa daraanan nila. Samantala, sa Almonte Mansion ng mga sandaling iyon, tahimik si Isabel habang nag-aayos ng mga damit sa walk-in closet. Nakahiga naman sa kama sa Renato at naninigarilyo. Magkano pa ang pera mo sa bangko, Isabel? Pagkaraay tanong nito. Wala na. Mahinang sagot niya. Yung minana mo kay Papa, wala na? Tumaas ng bahagya ang tinig nito. Diba't hiningi mo na sa akin at pinatalo sa kasino? Magkano lang yun? Anito. Huwag mo nga akong lokohing babae ka. Hindi kumibo si Isabel at nagpatuloy lamang sa ginagawa. Masahihin mo nga ako? Pagkuhan ay utos ni Renato. Ngunit hindi ka agad tumalima si Isabel. Dalian mo't nananakit ang binti ko. Saka pa lamang siya lumapit at naupo sa gilid ng kama. Marahang minasahe ang binti nito. Kailan mo balak mag-withdraw? Bumuga ito ng usok. Sinabi ko nang wala na akong pera sa bangko. Pagkasabi niyon, ay binuntal siya nito na halos ikadugo ng kanyang mukha. Nagtitiim ang mga bagang na pinukulan niya ito ng matatalim na tingin. Patayin mo man ako sa bugbog, wala na akong maibibigay sa'yo. Mariing wika ni Isabel. Talaga bang ginagalit mo ko? Namumula naman ang mukhang tanong ni Renato. Winaldas mo siguro ang pera sa mga kamag-anak mong hampas lupa, ano? Sila ang mga dahilan kung kaya napapadalas ang alis mo. Ibinibigay mo sa kanila ang perang nakuha mo sa papa.
Salamat ka pang at pinamanahan ka ng ama ko. Dumiin ang mga kamay niya sa binti nito. Ano ba? Nasasaktan ako. Pasigaw na reklamo ni Renato. Maya-maya'y tumigil si Isabel sa ginagawa at saka tumayo. Oh, sinabi ko bang tapos ka na? Ayoko na, Renato. Mahina, ngunit mariing sagot niya. Sawang-sawa na ako. Ayoko na magpaalipin sa'yo habang buhay. At anong gagawin mo, Aber? Bagaman halatang nagulat sa inasal niya, ay pilit pa rin itong tinatago ang hindi pagkapaniwala. Isang makahulugang ngiti naman ang pinakawala ni Isabel. Marami. Ang iba ay nagawa ko na. Ang iba'y gagawin ko pa lang. Lalong kinabakasan ng pagtataka ang mukha ni Renato. Ibang Isabel ang nakikita nito ngayon sa katauhan niya. Biglang-bigla ay tumapang siya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Anong ibig mong sabihin? Hindi naman sumagot si Isabel. Tinungo niya ang walk-in closet at nang bumalik ay may dala ng baril. Isabel, saan mo nakuha yan? Napabalikwas ng bangon tanong ni Renato. Binili ko. Nakangisi namang sagot ng babae. Binili ko to para sa'yo at sa mga kamag-anak mo. Itago mo yan, Isabel. Utos ni Renato sa matigas na tinig. Nagbabaka sakaling mapapalambot pa rin siya nito. Subalit hindi man lamang siya natakot. Iniumang paniyarito ang baril. Malas mo, Renato. Nanlilisik ang mga matang saad ni Isabel. Dahil sa kakulitan mo, ikaw ang uunahin ko ngayon. Wala sa mukha ni Isabel ang nagbibiro lamang. Napalunok naman si Renato. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang katawang tanong nito. Sino pa ang balak mong patayin, ha? Sino pa? At muling ngumisi ang babae. Kundi ang pamangkin mong mayabang. Pag namatay kayong dalawa, walang ibang paglalagyan ang mga kayamanan ni Don Uwal, kundi ako at ang mga anak ko. Mangilabot ka nga sa mga sinasabi mo, Isabel. Hindi ganyan kadali ang lahat. Yan ang akala mo, Renato. At humalakak siya ng malakas. Hindi ganun kadali, pero naumpisahan ko ng malinis. Itutuloy-tuloy ko ng malinis. Katulad ng ginawa kong pagpatay sa ama mo at sa kapatid mo. At muli itong humalakhak. Punyeta! Akmang susugurin siya nito, ngunit naikasana ni Isabel ang baril. Sa isang maling kilos mo, Renato, ay sasabog ang bungo mo. Traidor ka, Isabel! Malakas na wika nito. Ang akala ko'y isa kang santa. Isang santang napuno sa kasamaan mo. At ngayon ay gumaganti lamang. Isa pa, Renato, gusto ko na rin maging mayaman. Mayamang mayaman. At sa tingin ko ay hindi na malabong mangyari yon. Isang dahilan kung bakit pinatulan ko si Rogelio nang hindi mo nalalaman. Lihim kami nagkikita noon. Hindi siya pumayag na bahaginan ako ng malaki sa kayamanan ng mga Almonte. Kaya minsan sa kanyang silid ay pinagsalitaan ko siya ng kung ano-ano. Ang sabi ko ay gagawin ko ang lahat upang mapasa akin ang kayamanan ni Uwal. Hindi niya nakayanan ang lahat ng yun, kaya inatake siya sa puso. Ang kawawang papa ni Jade. At mapait siyang napangiti. Nanigas naman ang buong katawan ni Renato sa mga narinig. Animoy bigla itong naputulan ng buntot na napasiksik sa headboard ng kama. At pagkatapos niyon, patuloy pa ni Isabel. Isang buwan mahigit.
ay ginambala ko naman ang pamamahinga ni Don Uwal sa kanyang kwarto. Ang mga salitang ginamit ko kay Rogelio ang siya ring sinabi ko sa kanya. Ipinagtapat ko sa kanya ang relasyon namin ni Rogelio na siyang naging dahilan ng paninikip ng kanyang dibdib. Nagbubunyi ko siyang pinanood habang unti-unting napuputulan ng hininga. Muli ay ang pagtawa nito. Habang naririto tayo ngayon, ang pamangkin mo naman ay unti-unti nang pinapatay ng mga tauhan ko. Pagpapatuloy pa niya. Oo, kasabot ko ang kuya ko. Pagkatapos ng lahat ng ito, ay tatanghalin akong milyonarya. Ngayon mo sabihing boba ang naging asawa mo, Renato. Huwag mong idamay si Jade sa galit mo sa akin, Isabel. Nakikiusap na tinig na saad nito. Napakabata pa niya. Eh hindi ba't galit ka naman sa kanya? Dahil nasolo niya ang pamana ng papa mo? Naniningkit ang mga mata ni Isabel. Hindi mo man lang nga pinaglaban ang karapatan ng mga anak mo eh. Oh, kung sa bagay, wala naman palang karapatan talaga ang mga anak-anakan mo. Anak-anakan? Naguguluhang ulit ni Renato. Oo, dakilang tanga. Nang mabuntis ako ng totoo kong mahal at iniwan ako, ikaw na masugid kung manliligaw ang binalingan ko. Nakasilip ako ng magandang bukas dahil mayaman ang pamilya mo. Yun pala'y nagkamali ako. Anak ko si Vernon sa ibang lalaki. At ganun din si Queenie. Wala kang anak at kahit kailan ay hindi ka magkakaanak dahil isa kang baog. Napahumindik si Renato. Isa kang baog? Naintindihan mo? Tanga ka dahil naisahan kita. Nagpapasalamat ako ng malaki dahil hindi mo nalaman kahit kailan na isa kang baog. Dahil ang akala mo ay nagkakaanak ka sa katauhan ni Vernon at Queenie. Hindi mo lang kasi alam na may iba akong lalaki maliban sa'yo. Hayop! Namumula sa galit naman na sigaw ni Renato. Isa kang taksil! Manloloko! Tumayo ito at balak siyang sugurin. Kaya nakalabit niya ang gatilyo ng hawak na baril. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Samahan niyo akong muli para sa part 9 at sa huling yugto ng kwentong The Perfect Stranger. Maraming salamat po!